Hello everyone! Ayan, dahil medyo maulan-ulan ngayon, kaya mag-uulam tayo ngayon, syempre, ng gulay. Ayan, isang napakasarap dahil mahirap lumabas, kaya ayan, sasawagan rin natin na, syempre, sardinas. Ayan, available na available yan sa kahit saang tindahan. Ayan, kung may malapit na tindahan dyan sa inyo, mga katropa, ayan mga kamarites, ayan mga kamarites kung kapitbahay, ay naku, bumili na kayo dahil masarap din yan na ulamin, lalong-lalo na ngayon na malamig at maulan-ulan dahil nga sa bagyo. At syempre, meron tayo ditong kulitis, ayan, yan yung ating isasahog at naparami ang ating nabili na kulitis dyan. Syempre, ito ang ating igigisa para masarap-sarap naman siya. Nakaraan, nagluto na tayo nito pero hindi natin ginisa iyon. Sinahugan natin ito ngayon ng syempre yung sardinas. Ang napaka-easy na ulam tuwing tag-ulan. Walang iba kundi ang ginisang gulay na may sardinas. Ayan, ano pa ba ang inihintay mo? Kung hindi ka pa nakakapagluto nitong kulitis, mga katropa, aba, sundan mo na at sigurado ako na mapapasarap ka at mapapaulit ka dahil napakasarap. Siyempre, ang una nating proseso ay lilinisin natin ang ating gulay-gulay dyan. Ayan. Pwede mo rin naman na yung mga dahon lang, yan yung dahon na medyo bata-bata pa ang iyong kukunin lang, pero depende rin yun sa'yo. So ang una nating proseso, mga katropa, maggigisa tayo ng sardinas. Bapos napakasimple lang yan, saka natin ilalagay ang ating kulitis. Ayan, talbos ng kulitis at dahon ng kulitis. Ayan mga katropa, napaka basic at sigurado ako na masarap naman yan dahil masustansyang gulay yan. Siyempre maraming mga marites dyan ang nag-aabang at gusto na magtanong. Ayan, sa mga hindi po gusto ang ating content, ayan, yung mga hindi marites dyan, pwede na po kayong umalis. Siyempre, baka may magreklamo. Alam naman natin na marami dyan yung mga hindi nagkakagusto sa ating mga sinasabi. Kaya kung ako sa'yo, ayan, pwede ka nang umalis. Malayang malaya kang umalis at hindi kita pipilitin na mag-stay. Ayan. So, umpisa na natin mga katropa habang nag-gigisa tayo. Siyempre, ayan, maghahanap tayo. Pero bago yan, siyempre, isa-shout out natin ang ating Team Marites na mga 69ers. Ayan, lagi silang present dyan. At pinangungunahan niya ng napakahabang nguso at marites na marites ang vital statistics na si Perky F. Ayan na, syempre sinusundan niya ng kanyang mga manwit friends. Ayan, lagi rin nandyan yan si Marjo Mix TV, syempre. At nandyan din si G T-Vlog. Ayan, nandyan din si Debris at saka si Riz. Ayan, syempre. Pero isang tao lang yan, si Debris saka si Riz. Parehong matakaw sa ulam. Ayan, parehong matakaw sa baon. Ayan. Di mawawala yan si Joe Messel na nagluluto na isa lang ang gamit na kamay. Ayan. Ng mga napaka-talented na 69ers, ayan na marites, syempre. Dahil bukod sa ang lalaki ng kanilang mga katawan, dahil lang po baon nila tuwing kanilang mga araw ng pahinga ay ang dami-dami. At bago pa sila makarating sa kanilang pupuntahan, ubos na agad. Kaya ayan, hindi halatang gutom na gutom sila sa kakalakad at kakagala. Ayan, syempre, nandyan din si Little Fluff. Ayan, ang pinakamabait dyan sa syempre team ng 69ers at sinusundan yan syempre ni Eric Kids. Ayan, dalawa lang yan ang pinakamabait sa team 69ers na marites, syempre si Eric Kids at si Little Plop. At sito naman si Josepina Adame Etin, half marites, half sugarol. Ayan, kaya hindi mo masasabi na mabait, pero mabait din kung titignan mo. Kaya lang, syempre, ayan, nababagay sila dahil mga marites sila at magkakasama sila. Sila ang mga
Team 69ers. Ayan, isunod na natin dahil napapalayo tayo at syempre napatagal ang ating pag-introduce sa mga Martes ng 69ers kasi dumadami-dami sila. Syempre nandyan din ang mga Thunders, mga 72 years old mamas ang Thunders. Ayan, bidang-bida sila lagi dahil may dala silang arenola. Ayan, baon-baon nila tuwing papasok sila dito, syempre pinangungunahan yan ni Ati Mabuhay 0808 Vlog at syempre ang kanyang seatmate na si ayan, the survivor grandma na hindi nagsusuot ng panty dahil gusto niya laging fresh at nahahanginan ang kanyang inaalaga ang palaka sa gitna ng kanyang mga binti. Ayan, OMG, OMG, ayan, nabubulol-bulol tayo kung ano-ano yung mga sinasabi natin. Ayan, syempre nandyan din yung mga kapitbahay nila dahil na may daladala silang arenola, hindi sila nagsishare sa isa't isa, kanya-kanya silang dala at syempre kanya-kanya rin silang hanap ng jowa. Ayan, siyempre hindi rin magpapaiwan dyan ang mga musang saltik na Colbert family. Ayan, lagi rin yan nandyan at siyempre lagi rin silang naghahagilap ng balita, hindi sila mapakali kung wala silang masasagap na balita. Ayan, kaya lagi yan present, hindi yan makakatiis, lalong-lalo na ang kanilang Tres Marites na mga anak. Ayan, si Nakulvet Ads Diary, Nakulvet Lailani, si Rami Vlog at si Nakulvet Katcha Life in Lebanon at syempre ang kanilang inang Nakulvet na si Kakoda Pom. Syempre meron din namang mababait dyan sa Musang Celtic Family at walang iba kundi syempre si Idol Ace, ang kanilang tatay at syempre ang kanilang isang anak, dalawang anak pala na lalaki. Ayan, si Charles Lumawig at syempre si Tony Mix Vlog at syempre meron pa yung laging nahuhuli pero ayan, lagi rin nagbabayad ng kanilang pag-gate pass, walang iba kundi si Pare Koy Official TV. Ayan, ayan, tuwang-tuwa ang mga Marites na Nakulvet Musang Celtic Family. Ayan, dahil syempre makakarinig na naman sila ng mga bagong balita at matututunan nila yan dito. Ayan, syempre speaking of Nakulvet, ayan, dumayo rin dito ang kanilang kapitbahay, ang kapitbahay ng Musang Celtic Nakulvet Family. Ayan, dumayo pa dito pula sa Germany si Ate Lori ko. Ayan, napaka Nakulvet at Marites din yan. Kaya dumayo siya dito para lang syempre makita ang ating niluluto da. At syempre para magabanding ang kanyang mga friends sa Musang Nakulvet Family. Kaya ano pa ba? Tignan natin, meron pa ba tayong naiiwan dyan na mga Marites na hindi natin nasa shoutout. Ayan, nagtaas ng kamay, ayaw niyang pa-shoutout pero hindi makatiis. Ayan, nandyan ang syempre ang napariwarang sex bomb dancer. Ayan, walang iba kundi ang get, ow! Ay, walang iba kundi ang syempre ang mga sex bomb na Nakulvet din. Ayan, sex bomb na pariwarang sex bomb pero na Nakulvet din sila. Walang iba kundi ang Nakulvet sisters. Ayan, nangunguna yan si Luz Dutado. Ayan, nandyan siya si Tita Luz Dutado. At syempre, nandyan din si Tita Lutsi B. Ayan, ang Nakulvet sister, six bomb dancer na pariwara. Ayan, so ano pa ba ang dapat natin gawin? Ayan mga katropa, nakikita mo naman kung paano natin niluluto ang ating kulitis at napakasimple at napakabasic. Kaya hindi mo na kailangan pang
paghusayan yan dahil napaka-basic lang at kayang-kaya mo na yan gawin kahit na nagkapikit ka pa, kahit nagigipagmarites ka pa dyan sa kapitbahay mo habang nagluluto. Ayan, pwedeng-pwede mo yan lutuin at mai-enjoy mo pa ang masustansyang syempre makukuha mo sa kulitis na gulay. Ayan, so ano bang dapat natin gawin mga katropa? Tingnan natin bago pa tayo matapos. Is alam ko na isa na lang yung ating makukuha na tanong ngayon. Tingnan natin kung sino yung napakabibo dyan na gustong magtanong. Ayan, tingnan natin dito. Ako po ay may tanong. Ay, naku, Perky M. Alam ko naman na ikaw ang nangunguna dyan na marites. Kaya ikaw lagi yung nagtataas ng kamay. Tambol-tambol ka ba dyan sa iyong desk? Ayan, kinukurot-kurot mo pa yata yan si Jumis. Isa kasi Marjo, tignan mo yung pisngi nila, namumula-mula. Itatanong ko lang po sana, kasi kulitis nga, inarinig ko na yung word na yan. Magkumain po ba kayo ng kulitis ay magkakaroon kayo ng kulite? Tulad nung pag nagpatuli, nagkakaroon ng kamatis ang tuli. Ay naku, Perky F, ano ba naman yung mga tanong mo dyan? Pero sige, ito na lang yung sagot natin. Tanungin natin ito si Mabuhay 0808 Vlog Total. Kasama siya sa Thunders, 72 years old. Tanungin natin kung anong masasabi niya dun sa tanong mo. Sige, Mabuhay 0808 Vlog, tumayo ka dyan. Explain mo mabuti para kay Perky F. Ay, hello po. Ako po si Mabuhay 0808 Vlog. Ganito kasi yan, Perky F. Kapag nanilip ka, doon ka magkakaroon ng kulite. Pero pag kumain ka ng kulitis, ay magkakaroon ng sustansya ang iyong katawan. Ayan, yung flat mo na body, ayan, magiging sexy yan, syempre. At syempre, kapag nakumain ka ng kulitis, hindi ka magkakakuliti. Napaka-basic lang yan dahil hindi ka naman nanilip. Pero kung titignan mo yung arenola, titignan mo yung kapag umihisin sa Survivor Grandma, ayan, nakita mo yung palakan na nakanganga, ayan ako, mag-ingat ka, baka magkaroon ka ng kulite. Yun yung explanation natin dyan. Tignan mo si Eric Kidd, saka si Biba Mascarados, nakatakip yung mata nila kapag nakikita nilang malapit ng umihi at bumuka na yung kanbinti ni The Survivor Grandma at tinaas na niya ang kanyang palda kasi alam na nila na iihi na ito sa arenolan niya at hindi na niya, nila kailangan yan i-memorize. Kaya dahil patapos na tayo, yun lang yung masasabi ko. At syempre, maraming salamat. At don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pabonus nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ni Marites. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Mamashup-shup, shaw-shaw. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Good vibes, everyone. Bye-bye.